Hello guys, good morning. Ngayong araw ay uumpisahan ko na ang paggawa dito sa aking modular kitchen cabinet dito sa aking kitchen. Ayan, tingnan natin. Ito nga pala ang aking kitchen. Ayan. Dito sa taas, natapos ko nang gawin yung mga cabinet dito. At ito naman ang susunod kong gagawin. Dito naman sa baba na. Ayan, dito meron siyang dalawang pull-out basket para sa plato tsaka sa mga baso. At dito naman, meron siyang lagayan ng microwave oven at saka rice dispenser. At dito, meron siyang lagayan ng tangke ng gas. Tsaka dito, open lang siya. Ayan. At ito ang design niya. Ayan. Ito yung mga pull-out basket. At ito naman yung microwave oven. At dito naman nakapwesto yung rice dispenser. Ayan. Meron lang siyang dalawang pintuan. At ito yon, dito. At dito naman sa side na to, ito ang design niya. Meron siyang tatlong pintuan. Ang sukat ng cabinet na gagawin ko para dito, ang haba niya ay 97 cm at ang lapad ay 56 cm at ang taas ay 83.5 cm. At dito naman sa side na to, ang size nito ay 99 cm ang haba at ang lapad ay 56 cm. At ang taas ay 83.5 cm. At ito na yung mga materials na gagamitin ko sa paggawa ng modular kitchen cabinet. Tingnan natin dito sa labas. Ayan, gagamit ako dito ng laminated marine plywood na double face. Ayan. Ayan. Double face, harap at likod meron siyang color white. Ayan. At gagamit din ako dito ng power tools na circular saw at saka barena at saka mga C-clamp at saka screwdriver at saka rubber mallet. Let's go! Umpisa na natin. Ito na muna ang una kong ikakating, yung 56 cm at saka 83.5 cm. Ayan. Gagamitin ko ang plywood na hindi laminated dito sa baba ng cabinet. Ayan. Tsaka dito, meron din baba yan, yung pinaka flooring niya. Doon ko gagamitin itong hindi laminated na plywood. Pero babalutan ko siya ng formica. At ito yung formica na gagamitin ko. Ayan. Thank you.
Ito na yung ginagawa kong cabinet, nabuo ko na siya. Ang susunod ko nang gagawin ay lalagyan ko na siya ng edging dito. Ayan. Kapag lalagyan ko siya ng edging, kakalasin ko ulit ito para hindi ako mahirapan. At saka itong pinaka plywood niya dito sa baba, ilalaminate ko yan ng formica. Ayan. Ito muna yung gagawin kong cabinet. Kailangan tapusin ko muna to bago ako pumunta dito. Ayan. At dito sa ginagawa kong cabinet, nandito na rin yung pull-out basket. Ang size nito ay 16 inches. Ayan. At ito pa, dalawa sila. Ayan. Isa para sa plato at isa para sa mga baso. Mula dito hanggang dito, ang size ay 16 inches. Saktong-sakto to. Ito ang gagamitin natin pang edging. Color white. Ito na yung nilagyan ko ng rugby dito sa laminated plywood. After 15 minutes, pwede ko nang idikit yung edging dito sa plywood. Ayan, tuyong-tuyo na yun after 15 minutes. At ito naman yung edging. Ayan. Pupunasan ko siya ng basahan para mas nadikit yung edging dito sa plywood. Dito naman, meron siyang sobra dito at dito sa magkabilang gilid. Kakatingin ko yan gamit ang cutter. Itong plywood na to ang lalagyan ko naman ng formica. Alright, got it. Inis ngayon, lalagyan ko na siya ng rugby. Finish. Lalagyan na natin yung formica. Maglalagay lang tayo ng kahoy dito.
na. Eto na, natapos ko ng lagyan ng mga edging, yung mga laminated plywood. Ayan, no? Tingnan nyo. Alright. Eto muna ang i-assemble kong cabinet. Ayan. Sa susunod na araw ko na gagawin ito. Dito muna tayo mag-focus. Another 16 inches dito. Dito naman, nilalagyan ko siya ng C-clamp para hindi siya gumalaw kapag ini-screw ko na tong plywood na to. Ayan o. Meron siyang C-clamp dito at meron siyang C-clamp doon. Ayan, para siguradong sigurado yung kanyang size. Dito, maglalagay ako ng partition. Bago ko ilagay yung partition, naglagay muna ako ng C-clamp. Apat na piraso. Ayan, tsaka hanggang doon. Para siguradong pantay na pantay ang ilalagay kong partition dito. Ayan o. Dito ko lang ipapatong yung partition. Ito yung partition na ilalagay ko. Ayan, i-slide ko lang siya dito. Ipapatong lang na ganyan. And then, i-screw ko na siya. Okay na siya. Ang susunod ko nang gagawin ay ilalagay ko na yung pull-out basket. At eto na yung pull-out basket.
Ayun, no? Nailagay ko na yung mga pull-out basket. Isa para sa mga plato at isa para sa mga baso. Ayan. Ang susunod ko nang gagawin ay lalagyan ko na sana ng pintuan. Ayan, no? Ibinilad ko siya sa araw. Ayan, napakainit ngayon. Ayan, after 15 minutes, pwede ko nang idikit yung edging dito sa plywood. Ang gagawin ko dito sa butas na to, ito yung daan ng wire ng microwave oven. Ayan. Maglalagay na tayo ng concealed hinges. Ayan. Ang concealed hinges na ginagamit ko ay pull overlay hydraulic. Gagamit tayo dito ng eskwala. Ayan. Kailangan eskwalado pa rin siya dito. Ayan o. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng handle. Ito, dalawang handle ang ilalagay ko. Isang handle para sa isang pintuan at isang handle para sa isang pintuan. Ito naman, ito ulit. Hello guys, sa wakas, natapos ko na rin i-assemble ang aking kitchen cabinet. Ito siya, oh. Ayan. Ito muna yung natapos ko para yun dito. Ayan. Yung nandito naman, hindi ko pa siya nagagawa. Ito muna yung tinapos ko. Kaya ngayon, i-install ko na siya dito sa kanyang pwesto dito. Dito, meron siyang lagayan ng mga plato. At dito naman sa baba, lagayan ng mga baso. At dito, lagayan ito ng aking microwave oven. Ayun. At dito naman sa baba, yung rice dispenser. Dito sa lagayan ng microwave oven, naglagay ako ng daanan ng wire. Ayan, dito yung saksakan niya. Ayan o. At ayun naman yung outlet. Ayan, naglagay ako ng PVC dito para dito dadaan yung wire ng microwave oven. At dito siya lulusot. Ayan. Dito ko siya isasaksak. Let's go! Install na natin. Madali lang naman itong ilagay. Kasi ito, sakto-sakto na yung sukat niya dito sa ilalim ng aking kitchen na granite. Ayan. Itutulak ko lang yan. Susuot ko lang siya dito. Sakto-sakto yan, guys. Sakto-sakto! Alright!
Ngayon ay ilalagay ko na itong mga pintuan niya. Ayun o, natapos ko nang i-install ang aking kitchen cabinet dito sa baba. Tingnan natin. Ayan, buksan natin. Alright. Ito yung kanyang mga pull-out basket para sa mga plato. Ayan. At meron pa siyang tray dito para kapag yung tubig ng plato dito babagsak. Ayan. Yep. At ito naman ang tray para sa mga baso. Ayan. Meron din siyang tray dito. At dito naman sa kabila, dito ko ipupwesto ang aking microwave oven. Ito. At dito naman, dito ko ilalagay yung aking rice dispenser. Ayan. Tingnan natin, sara natin. Ayan. Soap close ang aking ginamit na concealed hinges. Ito yan. Soap close na pull overlay. At ito naman yung daanan ng wire ng microwave oven. Dito sa lulusot, para yung saksakan kasi nandoon sa kabila. Ayan. Sara na natin dito. Ayan. Hinay-hinay lang siya sa pagsara. Ayan. Soft close ang tawag dyan. At ito naman yung aking kitchen cabinet dito sa taas. Check natin ulit. Ayan o. Alright. Diba? Oh, sara natin. Hydraulic din yung mga concealed hinges na ginamit ko dyan. Pare-pareha sila. Yan, ito pa. Marami na akong mailalagay na mga gamit dito. Yan. At dito naman sa pwesto ng range hood. Ito. Yan. Ito nga pala yung exhaust ng range hood. At dito, meron siyang saksakan. Ayan. O, diba? Ang ganda. Yung exhaust na yan, palabas yan. Yan. Soap close. Alright. Dito naman. Ayan. O, diba? Ayos na ayos. Itong partition niya dito, pwede itong i-adjust. Pwede itong ilagay sa taas or dito sa mas mababa. Para kapag may gamit ka na mas mataas, pwede itong i-adjust. Kasyang-kasya pa rin yung gamit. Yan. Shop close. Alright. At dito din, pwede rin i-adjust yung kanyang partition. Ito. Pwede ko siyang ilipat dito or ilipat dun sa mas mataas. Sara natin. Alright. Diba? Ang ganda na lang ang aking cabinet. Ang susunod ko nang gagawin ay eto. Ayan. Next week, gagawin ko na to para matapos ng tuluyan ang aking modular kitchen cabinet. Salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!